Good morning mga katrabaho. Update ko kayo dito sa ginagawa ko dito na gate mga katrabaho. No? Para ito sa Kamyas, Arayat, Pampanga. Or Kamyas, Pampanga. Naming address. So dito meron na akong pattern. Napapansin nyo dyan. Ginawa ko lang yung pinakaano niya. No? Yung sukat niya. So gumamit tayo ng pattern dyan. Ito, itong pattern na to. Bale, pa ganyan siya mga katrabaho, no? Ayan. At kung matanong nyo, basic lang ba ito? Medyo mahirap to kasi hindi naman katulad ng kahoy ito. Ito ay bakal. Pero ito, pag once nagkamali ka, ayos lang at nababalik mo siya agad. So, ginawa ko para wala kasi akong gamit na iba. Ginawa ko na lang yung palibel niya. Sa ikot dito. Ayan. Angkop ba ito? Dito sa mga gate na ganyan. So sa palagay ko is ayos lang ito. Para sa akin, ayos lang ito. Kasi nagustuhan ito ng yung nagpapagawa. So dapat lang ay magawa din natin na maayos. So kaya yan. Basta nandyan sa DIY. Disclaimer lang, no? Gawa-gawa lang ng paraan nito mga katrabaho. May ma-achieve nila yung gusto nilang i-achieve nung ating mga client, mga katrabaho. No? So, yun lang muna at ipapakita ko sa inyo yung pagbubutas na dyan at paggagawa. So, ang gagawin ko nga pala dyan is wala tayong gamit na dapat nyan is bubutasin yan. Para mamamount mo ng maayos yung tornilyo. So, wala nang problema dyan dahil magiging ganun na siya mga katrabaho. Once na mabutas mo na yan. Ayan. So, ito na yung magiging plumb niya. Meron ba itong edge na galing dito sa taas? Dito, hindi natin siya pwedeng putuli, ubusin. Para yung edge niya ay may matera pa rin. May mag-curve pa rin ng ano ba tawag ito? May magpipix doon sa tornilyo. Para i-compress siya. Magkakakompress lang ganyan mga katrabaho. So, yun lang muna at medyo mahaba-haba na at inuulit ko. Magandang umaga sa atin lahat mga katrabaho. Meron siyang, pag didikit ko siya dito, sisiwag siya. So, ang dapat natin gawin ay puputulan natin itong pinakaano niya. Texture niya sa loob. Texture. So, post mo muna. Ito, may mga gatla yan siya. Doon mo lang siya pwedeng putulin. Mga gatla na yan. Katulad din ito. Dali lang. Gano'n lang. Ito. Maaari din natin itong puputulan. Mamaya, pagka medyo hindi siya mag-fit, gagawin natin puputulan natin mga katrabaho. Naka-play ko yun.
Ito yung pinaka-housing niya. Ayan, ano. So, dahil medyo ano pa, bawasan pa to. Pause mo malaya na. Bawasan ko. Okay, salita ka. So, ganyan siya ng mga katrabaho. Hindi siya nakataob pag ganyan siya. Ito naman yung, kasi naka-osli yung pinakalikod nito mga katrabaho. Ito. So, dahil naka-osli ito, dapat naka-curve. Na ano siya. Kailangan naka, may bend siya na nakaganyan. Ito yun. Para hindi naman nakabukol dito yung bisag tornilyo. So, yun lang muna. At, higpitan na natin to. Hindi mali ito. Amen. Push ko na. Ano pala? Kinabit mo pala. Asan susi nos? Susi mo. Kaundo ah. Nakaun. Lao ka? Lao ka? Nakaun. Piling ko na lang to. Piling ko na lang ito dito. Buo mo na ng ano. Buko na lang yan? Oo. Meron dito sukat sa na yun. 480 yun eh. 430 to 5. Ngayon 450. 453? 453? So yun mga katrabaho. Okay na siya. Subukan natin eh. Nandito. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Ayos. So, ayan. Yan lang siya mga sa kabila naman. So, siya din natin sa kabila. Ito yung, ano, alam to? Yung double cylindrical mga katrabaho. Ayan. So, yan lang muna. At sana, ay, kung nagustuhan mo ang aking video na ito mga katrabaho, paki-click na lang to subscribe at papalan na rin sa aking Facebook page mga katrabaho. Don't forget to share mga katrabaho. Marami pa tayong gagawin yan. Masishare natin sa inyo mga katrabaho. Hanggang dyan lang muna at salamat na lang. Thank you.